iba't ibang uri ng rashes ni baby. Ano ba ang sanhi at gamot sa rashes ni baby? Napansin mo ba na tila may maliit na bukol sa mukha ng iyong baby? Tila ba nagpapantalang kanyang ilong, mga pisngi o noo? Dapat ba itong alalahanin? Kung hindi man, ano ang maaaring ilagay dito upang maagapan? Alamin natin ang mga iba't ibang kailangang gamot sa rashes ng baby. Napakarami ng maaaring sanhi ng pagkakaroon ng rashes. Mayroong mga simple lamang at kusang nawawala, ngunit mayroon ding mga toxic sa kalusugan ng bata. Mahalaga na ipasuri ang tunay na sanhi ng rashes upang malaman kung ano ang tamang gamot sa rashes sa mukha ng baby. Sa ngayon, kilalanin natin ang mga karaniwang sanhi ng rashes sa mukha ng iyong baby. Gamot sa rashes ng mga baby, ito ang mga uri at sanhi nito. Una, milia rashes. Milia. Ang milia ay maliliit na puti o madilaw-dilaw na mga bukol sa mukha ng baby. Kadalasan itong nakikita malapit sa ilong o mata, ngunit maaari rin makita sa pisngi at baba. Ito ay dulot ng pagkakaroon ng bara sa pores ng baby, kaya ang balat sa mukha ay nagkakabukol. Kadalasan, usa itong nawawala matapos ang ilang linggo dahil sa natural na pagtanggal ng bara sa mga pores. Makakabuti na huwag itong gamitan ng mga cream o ointments. Maaari itong maging rason upang lalong mabarahan ang mga pores na maaaring magpalala ng milya. Iwasan na pisilin o kuskusin ang mga ito. Ikalawa, baby acne. Kilala rin sa tawag na neonatal acne. Karaniwan itong makikita sa mga bata na 3 hanggang 6 na buwang gulang. Ito ay mga mapupula o mapuputing tila tigyawat na kadalasang matatagpuan sa noo, pisngi o ilong ng sanggol. Hindi man malinaw ang tunay na sanhi nito, kusa rin itong nawawala matapos ang ilang buwan. Kadalasan, hindi kailangan ng anumang gamot upang sugpuin ang baby acne. Ganun pa man, kung hindi nawawala ang mga ito, maaaring kumonsulta sa pediatrician upang makapagpareseta ng tamang gamot. Huwag gumamit ng mga gamot na para sa matatanda dahil masyado ang sensitive ang balat ng baby. Ikatlo, erythema toxicum. Isa rin sa karaniwang rash sa mukha ng baby na walang dinudulot na panganib ay ang erythema toxicum. Ito ay mga mapupulang bahagi ng balat na may puti o madilaw na bukol. Madalas itong matatagpuan sa mukha, dibdib o mga hita sa mga unang araw pagkatapos ipanganak ni baby. Kusa itong nawawala matapos ang ilang linggo at hindi na bumabalik sa pagtanda dahil wala namang dinudulot na sakit sa bata at kusa namang nawawala, hindi nito kinakailangan ng paggamot. Ika-apat, heat rash. Karaniwang makikita sa mga bata kapag tag-init ang heat rash. Ito ay maliliit na pulang mga rashes na makikita sa balat ng baby. Maaari itong ma-develop sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na kung hindi akma ang suot ng baby sa init ng panahon. Dulot ito ng pawis na hindi makalabas ng balat dahil sa mga baradok pores. Kadalasan ay hindi kailangan ng mga gamot pagdating sa heat rash. Kailangan lamang panatilihing hindi naiinita ng sanggol upang hindi ito lumala ang rashes sa mukha at katawan. Eczema rash. Eczema. Ang eczema ay nakikita bilang nanuniyo, namumula at makakating bahagi ng balat sa mga baby. Karaniwan itong nade-develop sa mga sanggol na may edad 6 na buwan pataas. Madalas matatagpuan sa pisngi, noo, baba o anit ng mga sanggol. Ngunit maaari din makita sa kanilang mga tuhod at siko kapag gumagapang na. Dulot ito ng ilang environmental conditions na nakakairita sa balat ng baby. Maaaring kusang mawala ang eczema, ngunit maaari rin kailangan ng paggamot. Ikonsulta sa inyong pediatrician ang paggamit ng ointments upang labanan ang eczema. Suriin din kung ano ang mga kadalasan nagiging dahilan ng pangangati ng balat ng bata. Ikapito, cradle cap.
Ang cradle cap ay rash na kadalasang natatagpuan sa anit ng mga bata. Subalit, maaari rin itong pumalat sa pisngi at paligid ng mga mata at ilong. Nagdudulot ito ng namumulang patche na magaspang at tila nagbabalat. Nagde-develop ito sa mga bata na 2 hanggang 3 buwang gulang at nawawala sa pagitan ng 6 hanggang 12 buwang gulang. Hindi ito nagdudulot ng sakit o pahangati sa baby at kusang nawawala. Ngunit, kung nagdudulot ng sintomas, maaaring gumamit ng mga gamot. Ang mga anti-fungal cream ay medicated shampoo ay mabisa laban sa cradle cap. Ngunit, magpakonsulta muna sa pediatrician bago gamitin ang mga ito. Maaari rin kayong reseptahan ng topical steroids kung malala na ang pamamagang dulot ng cradle cap. Ikawalo, slap cheek syndrome. Kilala rin sa tawag na fifth disease. Ang slap cheek syndrome ay isang viral disease. Maaari itong makuha anuman ang edad ng tao, ngunit karaniwan na makikita sa mga bata. Dulot ito ng infection na dala ng B19 parvovirus. Makikita ito bilang namumulang rash sa isa o parehong pisngi na walang dulot na sakit. Maaari itong mawala matapos ang ilang araw, ngunit maaaring magdulot ng rash sa iba pang bahagi ng katawan na tumatagal ng 1 hanggang 2 linggo. Kadalasan ay may kasamang lagnat, pananakit ng ulo, sipon at sore throat ang slap cheek syndrome. Ang slap cheek syndrome ay hindi kinakailangan ng paggamot, subalit ang mga sintomas nito ay maaaring magdulot ng discomfort sa mga sanggol. Mangyaring kumonsulta sa pediatrician upang malaman ang tamang gamot para sa mga ito. Kailan dapat kumonsulta sa doktor? Makakabuting magpakonsulta sa doktor kapag ang kinababahalang rashes ay nagdudulot na ng discomfort sa baby. Iminumungkahi rin na huwag gumamit ng kung ano-ano mang mga cream or ointments nang hindi inirereseta ng pediatrician. Kumonsulta sa doktor kapag ang rashes ay tila may lamang tubig, nagdudulot ng lagnat, naapektuhan ang pagkain ng baby, may mga pulang linya mula sa rash. May pamamaga ng lymph nodes, nagdudulot ng ubo sa baby, nanghihina ang baby, may mga pula o lila na spots na hindi nagbabago ang kulay kapag diniinan ang hawak. Gamot sa rashes ni baby. Matapos kumonsulta sa doktor, maaaring magbigay ng mga ointment or cream na ipapahid sa rashes ng baby. Ngunit kung hindi pa kaagad baka punta sa doktor, narito ang ilang gamot sa rashes ng baby na pwede mong gawing pangunang lunas. Una, subukan ding magpalit ng detergent na ginagamit panglaba sa kanyang mga damit. Ikalawa, paliguan siya ng maligamgam na tubig para mawala ang kati sa katawan. At ikatlo, kung gamot sa rashes sa mukha naman ang kailangan, gumamit ng virgin coconut oil.